Hello, good morning. So ngayon, mag-install tayo ng charger nitong 5 tons na forklift. Ito yung ating install na charger, bagong deliver. Yan yung ating junction box na pag-installan. So ito yung mga kailangan natin na gamit: pliers, side cutters, flat screw, just in case tape, tsaka importante yung tester. So tetesterin muna natin yung linya kung meron bang 380 na supply, kasi itong charger na to is 3-phase 380. So kunin natin yung voltahe ng supply kung 380 ba yung lalabas niya. So bago tayo mag-umpisa, for safety, lagi nating lalagay sa off position yung ating junction box. Ayan. So ito na yung ating junction box. So 3-phase siya. Make sure naka-off bago tayo humawak dyan. Line 1, line 2, line 3. Yung tatlo na nasa taas, may supply yan na 380. So susukatin natin kung 380 dapat, kung 380 yung kanyang output para supply. So sa pagtitest, lalagay lang natin yung ating test probe dito sa butas, tsaka dyan. Kahit anong combination dyan na susundutin natin ng test probe, dapat 380 yung kanyang output. So ayan, sinalpa ko na yung tester, ang reading niya is 381. Okay yan. So 380. Lipat naman natin sa kabila. So yun, nilipat natin sa kabila, no? Pinagpalit natin yung test probe. So ang reading niya 382. Okay yan. So ibig sabihin okay yung ating supply. So yan. Paano naman natin malalaman na may 220 rito? Paano natin malalaman? So yung isang test probe, ilalagay mo sa ground. Tapos yung isang test probe, nasa isa sa mga line 1, line 2, or line 3. So ito yung ground. Ayan yung isang test probe. So nag-reading siya ng 221. So meron siyang supply na 220. Pag kumuha ka ng isang linya dito sa tatlo na 3-phase, at ilagay mo yung isa dito sa ground, so magkakaroon ka ng supply na 220. So ngayon, yung install natin na charger is 3-phase na 380. So nasukat na natin, meron tayong output na 380. So pwede na tayong mag-tap ng linya. So ito na yung ating itong kakabit dito. Line 1 yung black, line 2 yung brown, line 3 yung gray. So ito yung ating neutral. So bago natin siya i-tap dyan, ilulusot muna natin to dito sa butas. Yan, ilulusot muna natin siya dyan. Yan, para safety siya. Para labasin natin dito. Ngayon, ito na yung wire. Pwede na tayo mag tap sa ating linya. So ito na yung ating wire, nalusot na natin. So black line 1, brown line 2, gray line 3, neutral. Tara, kapitan natin, kasi mag-uwi yan eh. Luwagan lang natin yung pagsasalpakan natin. Sapak natin, tapos higpit.
kalpak. Then, ipit. Line 3 yung gray. Make sure na mahigpit din yung ating mga wire, ha? Para malaman nyo mahigpit, pu-pull test nyo kung nahihila. Tulad nya, diba siya, hindi siya nahihila. So, naikabit na natin. Tapos, itong ground, kailangan natin siya isama. Ito. Kasi ground sila eh. Ground silang tatlo. Sama-sama sila. Sama-sama sila. Pwede natin bukasan na konti yan. Tapos, pwede natin na electrical tape. Make sure lang na kapalan nyo rin yung pagtete kasi medyo makapal, makapal sila eh. Sama-sama. Kita nyo naman, line 1, line 2, tsaka line 3. Tapos yung ating ground sa supply, bumaba sa, sumama sa ground ng ating load. Tapos naka-ground dun sa katawan ng junction box. Make sure na mahigpit para hindi maglulus. Tapos secure lang natin yan. Pasok natin sa loob. Okay na. So, i-test natin ngayon yung load kung 380 yung kanyang output. Sa pagtitest nito, syempre, nandito yung supply, nakababa yung breaker, hindi tatawid yung kuryente rito hanggat di natin inoon to. So, pag inoon natin to, kailangan maingat na tayo dito sa paghawa kasi may supply na tong baba. So, sara natin. Kita nyo, naka-off siya, i-on natin. So, sa pagtitest nyan, ilalagay natin yung test probe sa magkabila. Pares na yung may supply. So, ayan. Mabas ay 382, which is yan yung ating target na load na supply. So, lipat natin sa kabila.
Maingat lang tayo na hindi mag-break yung test probe natin, ha. Ayan. 2-3 pinagsama ko sa probe test. Yun, 383. So, yun. Meron na tayong kompleto na 380 load. Pwede nating isalpak tong ating forklift sa charger unit natin. So, ayun, no, okay na yung ating supply. Nitap na natin. Charger, yung forklift. Ngayon, tetest na natin siya kung paano siya. Kung okay siya, kung nati-charge ba siya. Kasi ayaw mag-on dito. Usually, direct na kasi yung mga charger. Pag sinaksak mo, doon lang nag-activate yung charging niya. So, tingnan natin. So, naikabit na natin. Okay na yung charger niya. Nag-on na siya. May ilaw na siya ng charging. So, okay na yan. So, ganun lang, no? Kinabit natin yung 3-phase doon. Tinest natin. Okay yung load, 380 supply. Nakonect na natin. Napaganan natin yung charger. So, okay na siya. Charge na siya. Yun lang po. Sana may natutunan kayo sa pag-install ng 3-phase connection. Salamat!